Barangay Love Stories. May mga pag-ibig sa buhay ng tao na hindi nagtatagal kahit na gaano natin ito gustuhin. Pero minsan sa paghihiwalay ay mas nabibigyan daan ng bagong yugto ng ating buhay. At natutupad ang mga inaasam natin. Ikaw kapuso, handa ka bang isakripisyo ang lahat para sa mga pangarap mo? Dear Papa Dudut, bago ko umpisahan ang kwento ko ay nais ko po munang bumati ng isang magandang tanghali sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako po si Hans, 36 years old at isang virtual assistant. Ngayong pandemic lang talaga ako nag-full-time sa pagiging freelancer dahil umalis ako noon sa trabaho ko bilang sales coordinator dahil ayokong isaalang-alang ang kalusugan ng nanay ko matapos ang COVID-19 outbreak sa ating bansa. Sa kabilang banda ay malaking bagay pa rin na meron akong pinagkakakitaan habang nasa bahay. Ang totoo niyan, Papa Dudut, tuwing tanghali, aminado akong naka-tune in talaga ako sa programa ninyo. At hinihintay ang bawat kwentong ini-air ninyo para sa araw na yon. Kaya nga naisip ko rin na bakit hindi ko kaya subukang sumulat sa Barangay Love Stories para kwento naman ang buhay ko ang maitampok ninyo. Sisimulan ko po ang lahat noong 22 years old pa lamang ako at fresh graduate sa kolehiyo. Natatandaan ko pa noon na excited ako makapaghanap kaagad ng mapapasukang trabaho na may kinalaman sa kursong tinapos ko. Para naman matulungan ko ang nanay Lourdes ko sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya lang hindi naging ganun kadali ang pag-job hunting ko, Papa Dudut. Ilang buwan din puro rejections ang napapala ko sa mga kumpanyang ina-applyan ko. Dumating na nga sa punto na kulang na lamang ay sumuko na ako dahil napakasimple lang naman ang inaasam ko, ang makapagtrabaho. May tinapos naman ako pero sa kabila ng lahat ay naging mailap pa rin sa akin ang suwerte, Papa Dudut. Anak, nandiyan ka na pala. Ay, mana po, Nay. Kaawaan ka ng Diyos. Oh, bakit parang tambakol yung mukha mo? May nangyari ba, anak? Kamusta ang interview mo kanina? Ayos lang naman po, Nay. Kaso, hindi ako kumpiyansa sa mga sagot ko kanina sa interview. Tapos feeling ko hindi pa ako gusto nung nag-interview sa akin. Ha? Ba't mo naman nasabi yun? Para kasing hindi ko siya na-impress. Tapos mukhang bored na bored pa siya. Kaya tinapos na niya agad yung interview. Sabi niya tatawagan na lang daw niya ako. Kaso mukhang malabo na mangyari yun. Eh ganun ba? Wala na tayong magagawa sa ganyang mga tao, nak. Siguro hayaan mo na lang. Pwede ka pa naman maghanap ng ibang a-applyan eh, di ba? Kayang-kaya mo yan. Ay, Nay. Pangatlong kumpanya na yun na in-applyan ko ngayong linggo. Lahat bokya. As in zero. Hindi na yata ako makakahanap ng trabaho. Ano ka ba naman? Huwag mong sabihin yan. Habang may buhay, may pag-asa. Kaso parang nawawala na po ako ng pag-asa. Akala ko pag nakagraduate ako sa college eh, magiging madali na sa akin na maghanap ng trabaho. Kasi diba, madalas yung mga may pinag-aralan at may diploma ang hinahanap nila. Pero bakit naman po ganito ang nangyayari sa akin, Nay? Alam nyo ba yung ibang kaklase ko may mga trabaho na? Yung iba nga, nabibili na nila yung mga bagay na gusto ng mga magulang nila eh. Anak, wala naman akong gustong bilin mo para sa akin na. Hindi mo kailangang madaliin ang paghahanap mo ng trabaho kung para lang doon.
Alam ko naman po yun, Nay. Kaso syempre, bilang anak, tungkulin ko yun sa inyo na magulang ko. Noon ngang graduation ko, sabik na talaga ako makapagtrabaho. At ipinangako ko noon sa sarili ko na sa unang sweldo ko, ibibili ko kayo ng bagong damit ni Maymay. Luma na rin po kasi yung mga damit nyo eh. Ay, ang anak ko talaga. Abay, salamat naman sa Diyos dahil inaalala mo kung may maayos akong maisusuot. Pero nagagamit ko pa naman ang mga damit ko. Hindi mo rin kailangang alalahanin ang kapatid mo dahil nakapagtitiis naman yon. Hans, anak, hindi paligsahan ang buhay. Oo, nakakadismaya kasi yung ibang kaklase mo ay meron ng trabaho at kumikita na ng pera. Pero hindi mo dapat ituon sa mga bagay na yun ang atensyon mo. May kanya-kanyang panahon ang bawat isa sa atin. Matuwa tayo dahil nagtatagumpay ang iba habang taimtim naman tayong manalangin na dumating din ang takdang panahon para sa atin. Alam ko mahirap ang pinagdaraanan mo, pero pasasaan din ba yan, nak? Masipag ka naman, matyaga, matalino, huwag ka lang sumuko. Mapapasayo rin ang mga bagay na inaasam mo. Wala naman po akong ibang inaasam kundi ang gumaan-gaan ang buhay natin, Nay. Basta, pangako ko po sa inyo na magsisikap ako. Kapag nagkaroon na po ako ng trabaho, ako nang bahala sa kapatid ko. Matutulungan ko na rin po kayo sa mga gastusin natin dito sa bahay. Ay, Osha, sa ngayon kumain ka na muna. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Wow! Talaga po? Nako, mukhang mapaparami ang kain ko nito ah. Salamat, Nay! Walang anuman, nak. Papa Dudut, mahirap lamang po ang pamilyang kinalakhan ko. Single mother ang nanay Lourdes ko at iginapang niya ang pag-aaral ko, makapagtapos lamang ako noon sa kolehiyo. Nandyan yung pagbebenta ng kung ano-anong mga paninda ang ginagawa niya basta legal. Tumatanggap din siya ng labahin tuwing weekend para kahit na papaano ay tuloy-tuloy daw ang kita namin. Laking pasasalamat ko talaga sa Diyos noon dahil kahit maagang namatay si tatay ay nagkaroon naman kami ng responsable at mapagmahal na nanay. Nang panahon na yon, high school pa lamang ang bunso kong kapatid na si Maymay. Libre naman ang pag-aaral niya dahil sa pampublikong paaralan siya pumapasok. Pero gusto kong paghandaan ang pag-aaral niya sa college. Mataas ang pangarap ng kapatid kong yon, kaya naman pinapangako ko sa kanya na mag-iipon ako ng pera para pangkolehiyo niya. Papa Dudut, malaking bagay para sa akin na noong frustrated ako sa paghahanap ng trabaho, nasa tabi ko ang pamilya ko. In-encourage nila ako sa mga bagay-bagay at pinapalakas nila ang loob ko. Kaya naman ang nanay Lourdes ko at ang bunso kong kapatid na si Maymay ang naging inspirasyon ko sa buhay. Nagdaan pa noon ang ilang araw at linggo nakatanggap ako ng tawag sa isang pribadong kumpanya na hindi ko na matandaang inaplayan ko pala para sa isang interview. Hindi kalaunan ay natanggap ako doon bilang sales coordinator kaya naging masayang masaya ako. Mas lalo pang nadagdagan ang inspirasyon ko sa pagpasok sa trabaho ng makilala ko naman, si Andrea. Naging magkaibigan kami at tinuruan niya ako ng mga bagay na hindi ko pa alam sa trabaho. Magkapareho kami ng posisyon sa kumpanya, pero dahil mas nauna siya sa akin ng isang taon ay mas pamilyar at mas gamay na niya ang mga dapat na gawin. Nang maging regular ako ay lalo pa kami naging malapit sa isa't isa ni Andrea, Papa Dudut. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na lumalalim na pala ang pagtingin ko sa kanya. Andrea, pwede ba kitang yayaing lumabas? Oo, date. Ganun na nga, date. Kasi kung hindi mo na itatanong, gusto kita. Hindi lang basta gusto. Gustong gusto. Ay, ano ba yan? Parang ang corny. Baka imbis na mabigyan ako ng chance ni Andrea, isnabi niya ako. Isa pa. Andrea? Anong chance ba yon, Hans? Andrea?
Oo, kumalma ka nga. Ako lang to. Sa itsura mo para nakakita ka ng multo. Ikaw naman kasi. Bigla-bigla ka sumusulpot dyan. Akala ko tuloy kung sino. Eh paano? Kanina pa kita tinatawag mag-lunch kaso sabi nung kasamahan natin umalis ka na raw. Akala ko tuloy na una ka nang kumain. Samantalang naisabi ka kaninang umaga na sabay tayo. Kamuntik na akong magtampo kasi akala ko nakalimutan mo na. Ha? Siyempre hindi ko nakalimutan yun, Andrea. Sa katunayan, papunta na nga ako sa cubicle mo kaso… Kaso ano? Andrea? Ano ba kasi yung sinasabi mo dyan kanina? Hindi ko masyadong narinig pero nabanggit mo ang pangalan ko. So ibig sabihin, may kinalaman sa akin ang bagay na yon? Kaya ano pang hinihintay mo, Hans? Pwede mo nang sabihin sa akin. Ay, siguro nga nahuli mo na ako. Sige, sasabihin ko na. Kasi, yayayain sana kitang kumain sa labas bukas ng gabi. Kung ayos lang sa'yo, tsaka kung wala ka namang ibang gagawin. Gusto mo mag-date tayo, ganun ba? Oo. Nagugustuhan na kasi kita, Andrea. Mabait ka kasi, masayahin tapos matalino rin. Ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag. Basta naramdaman ko na lang dito sa puso ko na gusto kita, higit pa sa isang kaibigan at katrabaho. Kaya nga ilang beses na rin akong naglalakas loob na yayain ka makipag-date. Pero syempre, pinanganak tayong torpe. Kaya kinailangan ko pa mag-practice para di ako mautal kapag kausap ka na. Hindi ko akalain na may ganyang side ka pala, Hans. Sa pagkakakilala ko kasi sa'yo, confident kang tao. Pero lahat naman tayo may kinatotorpehan. Kaya hindi mo na kailangan mahiya kasi normal yan. At para naman sagutin ang tanong mo, ayos lang sa akin. At sakto, wala din naman akong gagawin bukas ng gabi, kaya game ako! Ibig sabihin, pumapahayag ka makipag-date sa akin? Oo naman! Anong palagay mo sa akin? Mahirap kausap? Eto nga, nung niyaya mo kung sabay tayo mag-lunch ngayon, humindi ba ako? Iba naman kasi yung date natin bukas sa lunch natin ngayon. Siyempre, nakakakaba pa rin yun. Ay nako! Siguro bukod sa mga tinuturo ko sa'yo na related sa trabaho natin, dapat din kitang turuan na huwag kabahan. Magagamit mo rin yon kapag kausap na natin ng mga kliyente natin. Ang totoo niyan, sa'yo lang naman talaga ako kinakabahan. Ano ba yan? Huwag kang ganyan, ako lang to. Hindi ako nangangagat. Pero thank you talaga, Andrea. Kasi pumayag ka makipag-date sa akin bukas. Pangako, sisiguruhin ko na gagawin ko ang best ko para naman hindi ka ma-disappoint sa akin. Palagi mo namang ginagawa ang best mo, Hans. Kaya alam ko, hindi mo ako madi-disappoint. Basta, wag lang nervousin ha, kasi hindi naman ako maselan. Salamat naman kung ganun. Pwede bang kumain na tayo kasi medyo nagugutom na ako? Tara, baka mawalan pa tayo ng pwesto. Papa Dudut, ako na po siguro ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo nang pumayag si Andrea na makipag-date sa akin. Sa katunayan, hindi na nga ako napakali sa kakaisip at kakaintindi kung paano magiging perpekto ang date namin na yon. Para sa akin ay yun lang ang kaisa-isang chance para mapatunayan ko kay Andrea ang pagkagusto ko sa kanya. Kaya nga nang sumapit ng date namin na yon at nakita kong masaya si Andrea ay alam ko sa puso ko na may chance ako sa buhay niya. Hindi nagtagal, Papa Dudut. Hindi na lamang simpleng katrabaho ang turing ko kay Andrea kasi inamin ko na rin na gusto ko siyang ligawan. Pumayag naman siya kaya pakiramdam ko ay nanalo ako noon sa loto. Napansin na rin ni Nanay at Maymay na inspired ako sa araw-araw lalo kapag papasok sa opisina. Yung bang tipong hindi ko alintana ang mabigat na daloy ng trapiko kasi alam ko na worth it ang bawat umaga na mukha kaagad ni Andrea ang makikita ko. Papa Dudut, alam ko na maaaring mahati ang oras ko para sa pamilya ko at kay Andrea. At kung sasagutin man niya ako ay sisiguraduhin ko na magiging pantay ang atensyon na ibibigay ko sa mga taong mahalaga sa buhay ko, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig,
Kwento ng Buhay at Kwento ng Pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na kabarangay! Papa Dudut, maswerte na nga siguro ako matatawag dahil pinagkatiwala sa akin ni Andrea ang buong puso niya. Tumagal ng 3 buwan ang panliligaw ko bago ibinigay ni Andrea ang matamis niyang oo. At walang araw simula nang maging kami na hindi ako naging masaya, Papa Dudut. Bumilang ng taon ang relasyon namin at masasabi kong lalo pa kaming naging matatag. Bagaman malayo ang pagiging perpekto ay hindi naman hinahayaan ni Andrea na pangunahan kami ng pride namin sa tuwing meron kaming hindi na pagkakasunduan. Hanggang sa dumating yung araw na lumalaki na pala ang espasyo sa pagitan namin ng girlfriend kong si Andrea, Papa Dudut, nang hindi ko namamalayan. 6 na taon na kami noon bilang magkasintahan. Ang akala ko ay sapat na ang mahabang panahon na yon para mas makilala namin ang isa't isa at maunawaan ang pagkakaiba namin. Pero hindi pala. Aminado ako na sa pagdaan ng mga taon ay mas naging abala ako sa pagdodoble kayod para matustusan ang pag-aaral ng kapatid ko sa kolehiyo. Bukod doon, ako rin ang breadwinner sa amin. Tumatanda na kasi si nanay at mas madalas na siyang may iniindang sakit sa katawan niya, gaya ng rayuma. Kaya naman limitado na ang mga trabahong nagagawa niya. Andrea, sandali. Huwag ka munang umalis. Sabay na tayo. Anong sabay? Di ba may imi-meet ka pang kliyente mo para sa online business mo? Doon ka na. Huwag mo na akong isama. Saglit lang naman yun. Pagkatapos, pwede tayong kumain sa labas kung gusto mo. At sang labas? Diyan sa kwek-kwekan sa kanto? Alam ko nagtitipid ka, Hans. Kaya hindi mo kayang kumain kahit man lang sa decenting fast food. Wala naman kaso yun eh. Kaya lang paulit-ulit na kasi. Hindi ka man lang ba nagsasawa? Kung gusto mo, ako na lang ang gagastos para makakain man lang tayo sa maayos na restaurant. Wag na. May naitatabi naman akong perang pang date natin. Kaya wag ka na mag-abala. Wag ka na rin magalit. Alam mo, habang tumatagal, malapit na akong masanay na ako na lang yung umuuwi mag-isa at kumakain mag-isa kasi masyado ka maraming ginagawa. Busy ka na nga rito sa office tapos busy ka pa rin dyan sa business mo. Hands naman! Ay, babe. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kailangan ko lang talagang kumita ng extra ngayon para pambili ng gamot na pang-maintenance si nanay. Tapos, kailangan din ng pera ni Maymay para sa thesis niya. Nagkasabay-sabay lang talaga mga gastusin ko, kaya ayun. Eh, kumusta na ba nanay mo? Si Maymay nga pala, malapit nang graduate, di ba? Oo, malapit na. Kaya nga ginagawa ko lahat para masustentuhan ang pag-aaral niya eh. Si nanay naman, awa ng Diyos, maayos naman. Medyo mahina kasi kita ko sa online business ko kaya medyo hindi ko nabibili maintenance niya. Tapos di pa ako nakakakota sa trabaho. Wala tuloy akong komisyon. Hans naman, bakit hindi ka nangutang sa akin? Kahit naman paano may naitatabi ako. At kumpara naman sa pamilya mo, walang kaso yun dahil pamilya na rin ang turing ko sa kanila. I'm sorry kasi naging demanding ako. Siguro frustrated lang ako ngayon dahil namimiss na kita. Miss ko na yung dating tayo. Pero na-realize ko na ang tagal na natin at alam ko rin naman ang mga responsibilidad mo sa pamilya mo. Kaya sorry. Naiintindihan ko ang point mo. Kaya nga pangako, babawi ako sa'yo. Ngayon lang naman to kasi nagkasabay-sabay yung mga gastusin namin sa bahay pero pasasaan ba't makakaraos din kami? O sige, ganito na lang. Mag-take out na lang tayo ng pagkain. Tapos bumili rin tayo ng maintenance ni nanay. Mag-withdraw lang ako para may maipahiram ako kay Maymay. Tapos sabay na tayo umuwi sa inyo, doon na tayo kumain. Hindi na kailangan. Masyado na malaking naitulong mo sa pamilya ko. Nakakahiya na sa'yo.
Diba nga, sinabi ko na pamilya na rin ang turing ko sa kanila. Nanay at kapatid mo ang pinag-uusapan natin dito, hindi kung sino lang. Tsaka sapat na yung mahaba nating pagsasama para mapatunayan ko kung gaano ka nagsisika para sa kanila. Ikaw na lang din kasi ang maaasahan nila. Thank you talaga. Napakaswerte ko sa'yo. Basta, ngayon lang naman to. Makakabawi rin ako sa'yo. O siya, saka mo na lang isipin yon. Ang mahalaga maging okay ang lahat. So paano? Di ba kikitain mo pa yung client mo? Oo, pero saglit lang yon. Baka nga wala pang 3 minuto. Iabot ko lang tong order niya. Tapos noon, pwede na tayong umalis. Okay, kunin ko lang yung bag ko. Papadudod, sa loob ng 6 na taon namin bilang magkarelasyon ni Andrea, may punto na naging tutok po ako sa pamilya ko. Ibig sabihin ay kumayod lamang ako noon ng kumakayod up to the point na nakalimutan ko na nga siya bilang girlfriend ko. Hindi na kami madalas na lumalabas tapos palagi ko na rin nakakalimutan yung special na mga okasyon namin. Pagod din ako sa pagtatrabaho, parehong sa opisina at sa online shop ko kaya hindi na rin kami masyadong nakakapag-usap kahit na nagkikita naman kami sa opisinang pinapasukan namin. Papadudot, may karapatan po si Andrea na maghinanakit sa akin dahil halata naman na naitsapwera ko na siya. Kung tutuusin, ako naman ang nangako noon sa sarili ko na wala akong pababayaan sa kanila. Napantayang atensyon, oras at panahon na igugugol ko para sa pamilya ko at kay Andrea. Kaya nga napagtanto ko ng mga panahon na yon na wala sa kanila ang problema kundi nasa akin. Kaya naman bilang paunang solusyon ay bumawi ako sa girlfriend ko, Papa Dudut. Kahit na hindi niya sabihin, alam ko na nami-miss din niya yung dating kami. At ganun din naman ang nararamdaman ko kung itatanong niyo ako. Ang pagbawi kong yon sa kanya ay pinangako ko na magtutuloy-tuloy na yon at hindi na niya mararamdamang mag-isa siya sa relasyon namin. Maraming ako naisip gawin noon na kasama siya. At isa na nga roon ang pangako kong bakasyon namin sa Tagaytay. Kaya lang hindi na yon nangyari pa dahil ng araw na mismong magkikita na kami ay saka ko naman kinakailangang dalhin sa ospital si nanay dahil sa pulmon niya. Sa text mo, kaya pumunta na kaagad ako rito. Ano, kumusta na si nanay? Salamat sa pagpunta. Okay naman si nanay sa ngayon, nagpapahinga siya. Sabi ng doktor may pulmonya siya, kaya walang tigil kakaubo. Ay, salamat naman. At least ligtas na si nanay. Kinabahan ako ng gusto nung tinext mo ko. Pasensya ka na kung hindi ko nasagot yung tawag mo. Busy kasi ako noon sa paghahanap ng mga damit na susuotin ko para sa trip natin. Tungkol dyan, mukhang hindi muna tayo matutuloy. Naku, walang kaso yun sa akin. Mas kailangan ka ng nanay mo, babe. Oo, nandun na tayo sa excited ako kasi sa wakas magkakaroon na tayo ng oras para sa isa't isa. Kaya lang may mga bagay na katulad nito, unexpected. Pwede naman nating ituloy yung alis natin sa susunod. Oh, bakit ka naman umiiyak dyan? May nasabi ba kung hindi maganda? Hans, anong problema? Nahihiya lang ako sa'yo kasi pakiramdam ko na papabayaan na kita. Parang ang dating wala kang boyfriend. Ang dami kong plano para sa atin. Pero lahat yun plano lang. Kumbaga, hanggang salita lang dahil nga ganito lang ako. Ano bang ganyan ka lang? Pwede ba? Huwag mo nang sabihin yan sa sarili mo. Totoo naman eh. Pakiramdam ko hindi ako umuusad sa buhay ko, babe. Na kahit anong gawin kong pagsisikap, wala pa rin akong progreso. Madalas, hindi ko mapigilang mabagalan sa sarili ko. 29 years old na ako. 28 ka naman. Sa mga edad nating to, dapat nag-uumpisa na tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Pero, eto ko.
Hindi pa rin makawala sa responsibilidad ko sa pamilya ko. Ikaw na ang may sabi, pamilya mo sila. At kahit sino sa atin, gagawin ang lahat para sa pamilya natin. Kahit naman ako. Nagkataon lang na hindi tayo pare-pareho ng mga dalahin sa buhay. Tsaka sa nakikita ko, ginagawa mo naman ang lahat. Hindi ka sumusuko. Araw-araw mong sinusubukan. Tingnan mo, mapapagtapos mo na ng pag-aaral si Maymay. Hindi magtatagal, makakapagtrabaho na rin siya at makakatulong sa'yo. Pero, paano ka? Anong paano ako? Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkainip sa relasyon natin, babe? Hindi naman kasi ako bulag o bingi. Nararamdaman ko na gustong gusto mo na lumagay na tayo sa tahimik. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin akong hawak na singsing para makapag-propose sa'yo ng kasal. Hindi pa rin sapat ang ipon ko para makapag-umpisa tayo ng pamilya. Gusto mo na rin magkaanak, di ba? Oo. Pero anong kinalaman nun? Naisip ko lang na ayoko namang itali ka sa akin habang buhay na walang kasiguruhan kung magkakaroon pa ba ng katuparan na pangarap mong bumuo ng pamilya. Lalo na ngayon sa estado ko pagdating sa pera. Alam naman natin pareho na may kanya-kanya tayong priority sa buhay. At ito na rin siguro yung pagkakataon para piliin mo namang tuparin ang sarili mong pangarap. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin, Hans? Hindi lang siguro kung tamang lalaki para sa iyo, Andrea. Kaya patawarin mo ako kung oo, nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Tapusin na natin ang relasyon natin para mapagtuunan mo naman ang pansin ng buhay mo. Papadudot, pagkatapos kong sabihin ang bagay na yon ay hindi na po kami nagkibuan pa ni Andrea. Pero hindi siya kagad umalis sa ospital, sa halip ay sinamahan niya pa akong makabili ng mga gamot na kailangan ni nanay. Sinigurado rin po niya na may pagkain kami bago siya nagpaalam sa akin. Hindi ko na po siya hinabol noon hanggang sa makasakay siya ng taxi dahil nalalabo na rin ang mga mata ko sa luha. Pag-alis niya ay doon ako humagulhol, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po si Andrea, Papa Dudut. Alam ng Diyos kung paanong nakahanda kong gawin ang lahat, maibigay ko lamang sa kanya mga bagay na deserve niya. Kasama na nga po doon ang mabigyan siya ng maayos na buhay sakaling magpakasal kami. Kaya lang dahil sa sitwasyon ko, aminado ako na hindi ko pa kaya. Ayoko namang magpaka-selfish na dalhin niya ang anak namin at idamay sa kahirapan ng buhay kung sakaling maging kami. Alam ko, Papa Dudut, na marami ang magsasabi na hindi ko sana pinagtabuyan si Andrea sa buhay ko. Pero hindi ko rin po maaatim na hintayin niya na maging handa ako at baka matagalan yon. Ramdam ko na gustong-gusto na niyang bumuo ng pamilya at magka-baby. Ayoko namang sirain ang pangarap niyang yon. Kaya nga kahit masakit ay pinalaya ko na siya, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na Kabarangay! Papa Dudut, hindi nagtagal ay gumaling at nakalabas na rin po sa ospital ang nanay ko. At wala pong pagsidla ng kasiyahan naming magkakapatid dahil patuloy pong lumakas si nanay. Hindi po ako kaagad bumalik sa opisina, sa halip ay nag-leave ako ng 3 days para mas maalagaan ko pa ang nanay ko. Sa loob ng panahon na yon ay hindi ko na po tinetext si Andrea. Plano kong sabihin na lamang ang magandang balita kapag nagkita kami sa opisina. Kaya lang nang pumasok na ulit ako ay nalaman ko na nag-leave din pala siya. Pero kumpara sa akin ay 1 linggo ang sa kanya. Nagtaka pa nga ako at nagtaka pa nga ang mga kasamahan namin nang makita ako dahil buong akala nila ay magkasama kami. Bagaman malungkot dahil aminado ako na nami-miss ko na siya, hinayaan ko na lamang po na wala kaming communication ni Andrea. Sa isip ko ay baka kasi makaabala rin ako sa ginagawa niya at yun ang ayaw kong mangyari. Hindi nagtagal ay nagkita na rin kami ni Andrea
nang pumasok siya sa office. Nakwento niya sa akin na nagbakasyon daw siya kasama ang family niya biglaan, pero magandang pagkakataon na rin daw yon para makapagpahinga siya. Kaya naman sinunggaban na niya ang pagkakataon. Normal lang para sa amin ang araw na yon, bagaman kumikirot ang puso ko dahil alam ko na wala na kami ni Andrea. At mukhang tinanggap naman niya ang gusto kong mangyari, at upang makalimutan ang sakit ay nagpakabisi na lamang ako sa pagtatrabaho. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at napansin ko na lamang na blooming si Andrea at napapadalas ang pagtawa at pagngiti niya. Doon ko po nalaman na meron na palang ibang lalaki na nagpapasaya sa kanya. Hans, anak, nandiyan ka na pala. Mano po, Nay. Ay, kaawaan ka ng Diyos. Kumusta na po kayo? Yung pakiramdam nyo, ayos na po ba? Ayos na ako, Nak. Bumangon lang ako sa higaan kasi sumasakit ang likod ko kahihiga. Tapos, naisip ko na ipagluto ka ng paborito mong ulam. Kumain ka na ba? Mukhang pagod na pagod ka. Nag-abala pa kayo, Nay. Salamat po. Pero sakto, hindi pa ako kumakain. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa mesa at ipaghahain kita. Mamaya na po, Nay. Medyo wala pa po kasi akong gana. Ano ba kasing nangyari, Nak? Umusog ka at tatabihan kita. Sa itsura mo, may dinaramdam ka. Para kang may sakit. Eh, teka, hipuin ko nga ang noo mo. Oh, wala ka namang sinat. Wala naman po akong sakit, Nay. Siguro pagod lang po talaga ako tsaka malungkot. Anak, alam ko malaki ka na. Halos magte-30 ka na, pero para sa akin, ikaw pa rin yung maliit na bata na karay-karay ko kapag namamalengke tayo. Pwedeng-pwede kang magsabi sa nanay ng problema mo, ha? Nakahanda akong makinig. Ah, tungkol ba sa inyo ni Andrea yan? Nabanggit kasi sa akin ng kapatid mo na naghiwalay na raw kayo. Wala ka namang sinasabi, kaya kako, baka hindi totoo. Totoo po, Nay. Wala na po kami ni Andrea. Ilang buwan na rin. Aba, bakit? Naku, ang tagal nyo na, Nak. Kasal na lang ang kulang sa inyong dalawa. Nakakapanghinayang naman na naghiwalay kayo. Ay, may pinagawa yan ba kayo? Ay kung meron, subukan nyo man lang ayusin kasi dapat ganun ang ginagawa ng magkarelasyon. Wala po kaming pinag-awayan. Sa katunayan, si Andrea po ang pinakamaintindihing babae na nakilala ko, Nay. Nagkataon lang po talaga na hindi kami pwede kasi hindi ako yung lalaki na tutupad ng mga inaasam niya. Ano bang inaasam niya? Ganun ba yun kahirap to pa rin? Kaya kailangan nyo na lang maghiwalay? Ako naman po ang may gusto. Ako ang nagsabi kay Andrea na bitiwan niya ng relasyon namin. Alam ko po na sobra ko siya nasaktan sa ginawa kong yun. Pero sa huli, nirespeto pa rin niya at tinanggap ng bukal sa puso yung gusto kong mangyari. Pero Nay, ang sakit-sakit pala talaga na makipaghiwalay sa taong mahal na mahal mo pa. Pero syempre, kailangan ko pong pangatawanan ang desisyon ko. Kami ba ng kapatid mo ang dahilan kaya kayo nagkahiwalay, Nak? Alam ko, ramdam ko, na simula pa noon, ginagawa mo na talaga ang lahat ng makakaya mo para sa pamilya natin. At kahit na nagkaroon na kayo noon ng relasyon ni Andrea, may mga pagkakataon pa rin na mas pinili mo kami kesa sa kanya. Mahal na mahal ko po si Andrea. Pero Nay, hindi ko mahaatim na basta ko na lang talikuran kayo ni Maymay. Simula nang mawala si Tatay, pinangako ko na sa sarili ko na gagawin ko ang lahat
para sa pamilya natin. At hanggang ngayon, tinutupad mo pa rin yun. Kahit na nga isakripisyo mo pa ang sarili mong kaligayahan. Pasensya ka na anak ha, dahil mahirap lang tayo. Hindi ko gusto na itali kayo ng kapatid mo sa responsibilidad na itaguyod ang pamilya natin. Dahil alam ko may sarili rin kayong buhay. Nay, kahit sa susunod kong buhay, pipiliin ko pa rin po ang pamilya natin. Dahil mahal na mahal ko kayo. Hindi niyo po kailangan mag-sorry. Dahil alam namin magkapatid na ginawa niyo noon ang lahat para buhayin kami. At kami naman po ang babawi sa inyo. Oh, tahan na anak. Tahan na. Sana anak, isang araw, mahanap mo rin ang lubos na kaligayahan at pagpapala sa buhay mo dahil mabuti kang anak at kapatid. Wala akong ibang hiling kundi ang maging masaya ka at magkaroon ng kapayapaan ng kalooban mo. Papadudot, hindi ko na nga po noon napigilan ang maiyak. Matapos niyang sabihin ang bagay na yon, Papadudot. Na mga panahon na yon ay hinayaan ko ang sarili ko na magsumbong sa kanya na parang bata at buong puso at pagmamahal naman niya akong kinalinga. Pareho ko pong mahal si Andrea at ang pamilya ko. At kahit na masaktan ako ng paulit-ulit at masiguro ko lamang na masaya sila ay walang pagdadalawang isip po akong magsasakripisyo. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at nabalitaan ko na lamang na nag-resign na sa pinagtatrabahuhan namin si Andrea. Kahit naman paano, Papadudot, bumalik kami sa pagkakaibigan pagkatapos ng breakup namin. Sinagot na rin po ni Andrea ang bagong lalaki na nanligaw sa kanya at naging masaya po ako para sa kanya. Oo, maraming gabi na tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang desisyon kong isuko ang pag-iibigan namin, pero alam ko rin naman na tama po yun. At least, mas nabigyan pa rin namin ang aming sarili ng pagkakataon na tuparin ang mga bagay na inaasam namin. Pagkatapos umalis ni Andrea ay na-promote naman po ako sa trabaho, Papadudot. Lumakas din at gumanda ang kita ng online shop ko, kaya nga naging maayos ang pasok ng pera sa akin. Graduate na rin po si Maymay sa college at may trabaho na rin, kaya nga nakakatulong na rin siya sa mga gastusin namin sa bahay. Lumipas pa ang ilang taon at nagtuloy-tuloy ang magandang karera ko sa aking trabaho at negosyo. Nakabili na rin po ako ng lupa at nakapagpatayo ng bagong bahay para sa pamilya ko. Kung babalikan ko ang nakaraan ay masasabi ko po na malayong malayo na rin ang narating ko sa buhay. Wala na po akong balita kay Andrea ng mga panahon na yon, Papadudot. Pero ang huling alam ko ay kinasal na siya. Simula na maghiwalay kami ay hindi na rin po ako nagkaroon ng kasintahan pa. Siguro nga nakatali na talaga sa kanya ang puso ko at kahit na hindi siya ang nakatuluyan ko, hindi ko na yon pinanghihinayanganan pa dahil alam ko na masaya na rin siya sa piling ng pamilyang inaasam niya. Hans! Uy, kamusta? Andrea? Wow! Okay naman ako. Ikaw, kumusta? Okay lang din. Nakakatuwa. Nagkita tayo ng di sinasadya. Oo nga eh. Teka, sino kasama mo ngayon? Yung husband mo ba? Ay, upo ka muna. Thanks. Actually, kasama kong mag-ama ko. Kaso nandun sila sa tindahan ng mga laruan. Nakita kasi kita, kaya nagpaalam muna ako saglit dahil kako gusto kong mag-hello sa'yo. Nakakatuwa naman. Mukhang masayang masaya ka. Grabe. Ilang taon na nga ba simula nang huli tayong magkita? 2? 3 years? Hindi ko na rin matandaan. Basta ang alam ko matagal na. Sandali, may hinihintay ka ba rito? Girlfriend mo? Hindi. Sina nanay at Maymay ang hinihintay ko. Birthday kasi ni nanay ngayon.
Nagkataon may pasok ako kaya nagkasundo kami na ako mauuna rito tapos susunod na lang sila. Ganun ba? Happy birthday sa nanay mo. Kumusta na ba siya? Ayos naman. Makulit as always. Ay, mabuti naman. Oo nga pala, balita ako nakalipat na kayo ng bahay. Nung nakaraan kasi, nakita ko yung dati nating katrabaho. Nakwento lang niya. Oo. Nakabili na ako ng sarili naming lupa. Pinalad na napatayuan ko na rin ang bahay. Kaya may mas maayos na kaming tinitirhan. Sobrang proud na proud ako sa'yo, Hans. Unti-unti nang nagkakatotoo yung mga bagay na minsan lang ipinangarap mo. Kita mo na? Nagbunga na rin ang mga pagsasakripisyo mo. Ikaw lang kasi itong walang bilib sa sarili mo nun eh. Ganon siguro talaga kapag kinakain ka na ng stress at anxiety. Hindi ka na nakapag-isip ng matino. Pero salamat kasi palaging pinaparealize sa akin ni nanay na malayo-layo na rin ang narating ko. Kahit napakiramdam ko, hindi ako umuusad. Tsaka, thank you rin pala sa'yo. Kasi nung tayo pa, palagi ka rin naniniwala na kaya ko. May potential ka naman kasi talaga. Napapangunahan lang ng kaba. Katulad nung unang beses mo kong niyaya na makipag-date, di ba? Naalala mo pa yun? Nakakahiya naman. Pagkatapos nating maghiwalay nun, hindi ka na ba nagkaroon ng bagong girlfriend? Hindi na. Hanggang ngayon. Wala lang siguro akong time na lumabas at makipagkilala. Pero sana bigyan mo pa rin ng pagkakataon ng puso mo na magmahal ulit, Hans. Dahil deserve mo yun. Wala akong ibang hiling kundi ang maging maligaya ka sa piling ng babaeng mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Yan din ang gusto mangyari ng nanay ko. At syempre gusto ko rin naman para sa sarili ko. Kaya lang, baka hindi pa ito yung tamang panahon para dun. Pero hindi ko naman tuluyang ang sinasara ang puso ko na magmahal ulit. Siguro, malaki lang talaga ang impact mo sa akin. Tsaka siguro may konting takot pa rin ako na baka maulit yung breakup natin pag nag-girlfriend ako. Aaminin ko, nasaktan ako noon kasi bakit bigla-bigla mo naisip na tapusin yung relasyon natin samantalang matagal-tagal na rin tayo? 6 na taon? Hindi biro yun ha? Nagalit ako sa'yo pero alam ko na naging mahirap din para sa'yo yung desisyon mong yon, Hans. Siguro nga, hindi tayo nakalaan para sa isa't isa at kailangan natin maghiwalay para mahanap yung mga bagay na para talaga sa atin. Hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita at naging bahagi ka ng buhay ko. Habang buhay kong babaunin sa puso ko mga alaala na kasama ka, Andrea. Kahit na may sari-sarili na tayong buhay ngayon. Katulad mo, wala akong ibang gusto kundi ang palagi ka masaya. Tulad ngayon, kitang-kita na umaapaw ang saya mo. Tama ka, Hans. Masayang-masaya nga ako. At utang ko yun lahat sa'yo. Hindi. Wala kang utang sa akin. Dahil deserve mo talaga yan. Masaya na rin naman ako sa buhay ko. At wala na rin mahihiling pa sa Diyos. Ganun lang talaga siguro. May mga bagay na hindi nangyayari. Kahit na gustuhin pa nating matupad. Pero naniniwala ako na may dahilan. At kadalasan, mas maganda ang ibig nitong sabihin. Totoo yan. Naniniwala rin ako sa sinabi mo. Papa Dudut, hindi na rin po nagtagal ang pag-uusap namin at kaagad din nagpaalam si Andrea. Pagkatapos ay saka naman dumating sina Nanay at Maymay. Nakita pa nga sila ni Andrea at mahigpit pa niyang niyakap ang nanay ko. Tapos kinumusta at binati niya rin si Maymay sa graduation nito. Nang panahon na yun ay alam ko na yun na ang closure namin ni Andrea. Masaya na siya sa buhay niya at dapat ay maging masaya na rin ako para sa akin. Sa kasalukuyan ay meron na po akong girlfriend, Papa Dudut, at nagbabalak na akong mag-propose ng kasal sa kanya. Sa totoo lang ay first time ko ngang mag-propose kaya kinakabahan talaga ako. Pero alam ko naman na sa huli ay makakaya ko katulad ng mga pagsubok sa buhay at pag-ibig na nalagpasan ko. Maraming maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang liham ko, Papa Dudut. Malaking bagay sa akin na maitampok ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Sana ay may kinapulutang aral at inspirasyon ang ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay.
Maraming marami pong salamat sa lahat ng mga tumutok sa aking kwento. Dito lamang yan sa Barangay Love Stories. Hands. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.